kagala, tara na at gumala kasama si Kristo. Ako po si Sister Leonor Rosales, aka Galang Guro, at ito ang Speed Talk. Susunod po nating katanungan, ang pagluhod ba sa harap ng mga ribulto ay nangangahulugang pagsamba sa ribulto ayon daw sa Exodo chapter 20 verse 5? Ayon ulit sa kanila, sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, nilabag natin ito dahil lumuluhod tayo sa harap ng mga larawan at ribulto. Ang ipinagbabawal, my dear brothers and sisters in Christ, sa talatang ito ay ang pagyukod upang sumamba. Lahat ba ng pagyukod o pagluhod sa harapan ng mga imahe o ribulto ay nangangahulugan ng pagsamba? Kung ang sagot ulit nila ay oo, ang ibig sabihin ba ulit ay mali ang ginawa ng mga Israelita na yumuyukod sa harap ng kanilang templo o ng templo ng Diyos? Tandaan po natin, my dear brothers and sisters in Christ, sa Awit chapter 138 verse 2, ang mga Israelita ay yumuyukod sa harap ng templo. At ano po ba ang nasa harap o ano po ba ang nasa templo ng Diyos? Ang templo ng Diyos ay may mga larawan ng kirubin at iba pang larawan. Basahin natin ang Ezekiel chapter 41 verse 17 to 19. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasing taas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kirubin. Salitan ang larawan ng palmera at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang mukha, isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leyo ng isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Ang ibig bang sabihin ay sinamba din ng mga Israelita ang mga larawan na nasa templo ng Diyos kung susundin natin ang talatang huwag mo silang yuyukuran? Pero kung hindi lang po puputulin ng mga tumutuligsa sa atin ang talata na ito, ay mababasa natin, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Ang pagluhod sa mga larawan na meron ng Katoliko ay hindi po nangangahulugan ng pagsamba sa mga bagay na ito. Ang pagluhod ay tanda rin po ng respeto tulad ng ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Basahin natin ang Daniel chapter 2 verse 46 to 47. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Kung uunawain natin, yumukod si Haring Nebuchadnezzar at anong ginawa? Bakit niya yung ginawa? Nagbigay galang kay Daniel at kinilala ang Diyos. Tandaan natin na ang mga imahe at ribulto na meron ng mga Katoliko ay hindi upang sambahin o gawing Diyos-Diyosan o idols. Hindi ito inuutos sa atin at walang doktrina ang simbahang Katolika na naguutos sa atin na sambahin ang mga larawan at ribulto. Sa Biblia po, si Josue ay lumuhod din po sa harap ng Ark of Covenant. Mababasa po natin yan sa Josue chapter 7 verse 6. Ang Ark of Covenant, ito ay yung inutos ulit ng Diyos na gawin sa Exodus chapter 25 verse 18 to 20. Mababasa natin sa Josue chapter 7 verse 7 to 8. Ang kanya pong pagluhod ay naka-address sa Diyos at ang kanyang panalangin ay naka-address din po para sa Diyos, kahit pa na nakaharap siya sa Ark of Covenant. Katulad po natin, kahit nakaharap man tayo sa mga larawan, ang panalangin natin ay Ama namin na nasa langit. Hindi natin sinasabi na Ama naming nakasabit sa dingding o Ama naming nakapatong sa mesa. Susunod na katanungan, meron ba tayong mababasa sa New Testament na ang Kristiyano ay nananalangin at nakaharap din sa mga larawan? Ano pong sagot natin dyan? Unang-una po, kung
ating pong susuriin mabuti, si Apostol Juan at Pedro ay pumunta sa templo ng Diyos o pumupunta sa templo ng Diyos kada alas 3 ng hapon. Yan po ay mababasa natin sa Acts chapter 3 verse 3 to 1. At ano ang kinaugalian po ng mga tao ng Diyos kung sila po ay pumupunta sa templo para manalangin? Ano pong kinalang ginagawa? Lumuluhod po sila sa templo. At ulitin po natin, ano ang meron sa loob ng templo? Yes, Ezekiel chapter 41 verse 17 to 19, mababasa po natin dyan na ang templo ng Diyos ay puno ng napakaraming mga imahe. Susunod na katanungan, ano ang masasabi natin sa ginagamit madalas ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na Acts chapter 17 verse 29? Ito po ang ating mababasa. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katilunuhan ng tao. Kaya nga, mga anak tayo ng Diyos, dahil hindi naman talaga natin iniisip na ang mga rebulto ay Diyos. Ang pumipilit lang naman na Diyos sa mga rebulto ay yung mga hindi Katoliko. Kahit anong paliwanag natin na ang silbi ng mga larawan ay paalala lang, pero tayo mga Katoliko, alam natin ang katotohanan na ang mga rebulto ay hindi Diyos. Susunod na katanungan, my dear brothers and sisters in Christ. Ano nga ba talaga ang silbi ng larawan o mga rebulto nating mga Katoliko? Ang mga larawan at rebulto ay ginagamit nating mga Katoliko upang maalala natin ang Diyos. Tayo kasi mga Katoliko ay nagpapahalaga sa mga ginagawa ng Diyos, katulad na rin kung paano natin inaalala ang mga santo upang tularan sila sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Tulad na lamang, sa tuwing nakakakita tayo ng imahen o rebulto ng Inang Maria na may hawak-hawak na supling, ipinapaalala nito sa atin na maging mapag-arugang magulang o maging mapag-arugang kamag-anak, sapagkat walang silbi ang pananampalataya kung naging pabaya ang mga ina. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 8, ito ang ating mababasa. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang hindi nananampalataya. My dear brothers and sisters in Christ, ang mga larawan o rebulton na nakapako si Kristo ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 8, ito ang ating mababasa. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So sa tuwing pong nakakakita tayo ng cross na may nakapakong tao at meron pong endre na mababasa sa itaas na ito, sino kaya ang ating naaalala? Si Judas ba? Si Satanas ba? Si Poncio Pilato ba? Hindi. Naaalala natin si Kristo. Si Kristo na nagbigay at nagsakripisyo para sa ating lahat. Si Kristo na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. Agad po inuulit po natin na ang simbahang Katolika ay hindi po nagtuturo na sambahin natin ang mga larawan at rebulto. Sa makatuwid, sa ating pong Catechism of the Catholic Church 2132, ito po ang ating mababasa. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Napakaliwanag po ang turo ng simbahang Katolika sa atin. Respectful veneration, not adoration po ang ibinibigay natin sa mga imahe at rebulto na meron tayo.
Sana po sa maikling video na ito ay ating pong natutunan ang ating pong doktrina patungkol po sa mga larawan at tributo. Ikaw rin ba, kung may magtatanong sa'yo tungkol sa topic na ito, may masasagot ka na ba? O sasabihin mo na lang, respetuhin mo na lang ang kanilang paniniwala? My dear brothers and sisters in Christ, bago akong magpaalam, iiwanan ko po muna kayo ng isang katanungan. Bakit tayong mga Katoliko ay nagsasign of the cross? Yan po ang katanungan dahil sa susunod nating video, yan din po ang ating pag-uusapan. Abangan niyan sa ating susunod na video mga kagala natin. Again, this is Sister Leona Rosales aka Galanguro at ito ang Spirit Talk o Spiritual Talk.